Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter natin. Shout out sa ating mga member na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagkukumin sa ating mga bagong upload. Shout out kay Amadillo Flores, Gerald Anubo, Norlin Picatsi, Lady B73MB, Jose Pacificador, Rona Villaloz, Sunny Anya TV. Maraming salamat idol sa laging pag-share sa ating mga bagong upload. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid ang Palatandaan. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang kwento natin ngayon mga idol tungkol sa buhay ng isang mayor sa isla ng Siquijor na handang itaya ang sariling buhay, maprotektahan lamang ang mga naninirahan na kanyang sakop. Nilinis niya ang buong bayan, napatino ang lahat ng mga basaguliro ng lugar at napatahimik ang mga gustong gumagawa ng mga kasamaan. Kilalang kilala itong si Mayor Titing sa kanilang lugar at sa mga karating na lugar dahil sa kabutihan nito at sa isang bagay na nagiging dahilan kung bakit nirerespeto itong si Mayor Titing ng mga tao at kinatatakutan ng mga kampo ng kadiliman. May mga kaalaman sa orasyon ang mayor at may mga taglay. Kaya din itong makapanggamot gamit ang mga kapangyarihan na bigay ng kanyang gabay. May mga pangyayaring may mga aswang ang namimisti sa mga taong nakatira doon sa paanan ng bundok ng Campo Dos. Ngunit dahil kay Mayor Titing, napapalayas niya ang mga ito. 3 taon nang nagiging mayor itong si Mayor Titing sa bayan ng Campo Dos at napamahal na ito ng mga tao. Ngunit sa lahat ng mga nagawa ng mayor sa bayan, may mga tao pa rin ang lihim na may galit sa kanya at may balak na masama sa kanyang buhay. May mga umaaligid palagi sa kanya at naghahanap lamang ang mga ito ng pagkakataon para mapatay ang mayor. Sa kabila ng mga banta sa buhay ni Mayor Titing, hindi ito natatakot. Umaalis ito at ang tanging kasama lamang ang kaisa-isang bodyguard na si Pablo. Pamangkin niya ito, naggaling pa doon sa bundok ng Campo Uno. Kapatid ni Mayor Titing ang ama nito na si Cardo. Katulad niya, kilala din itong Anting Giro at albularyo doon sa kanilang lugar. At ang anak nito na si Pablo ang nagmana sa kanyang mga kaalaman. At ayon pa nitong si Cardo na mas malakas pa sa kanya ang kanyang anak dahil sumakaloob sa katauhan ng binata ang isang napakalakas na gabay na isang mandirigmang anghel. Isa din itong si Pablo ang dahilan kung bakit napagtagumpayan ni Mayor Titing ang lahat ng mga pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Doon naman sa kanilang bayan, may isang tao din na naglakas loob na kalabanin itong si Mayor Titing sa darating na eleksyon. Papalapit na din kasi ang eleksyon at naghanda na ang mga ito. Malaki ang grupo ng mga ito na gustong pabagsakin itong si Mayor Titing. Itong si Gaspar, naggaling sa ibang lugar at may mga kamag-anak lamang dito sa bayan ng Campo Dos. Mag-isang taon na itong nakatira sa lapas. Ang barangay na katabi lang din ng lugar na tinitirhan itong si Mayor Titing. Palihim na hinihimok nito ang mga tao doon sa bayan at sinisiraan itong si Mayor Titing. Kasama din itong si Gaspar ang isang mayaman na tao sa kanilang bayan, itong si Don Luis. Hinaharangan kasi ni Mayor Titing ang pagpapatayo ng Don ng isang minahan sa kanilang lugar. Ayaw ni Mayor Titing na baka kasi mamimiligro pa ang buhay ng mga tao sa patag kung magkakaroon ng mga pagguho at pagbaha. At ang lihim na dahilan nitong si Don Luis kung bakit atat ito na atat na mapirmahan ni Mayor Titing ang permit para masimulan na ang minahan dahil sa napabalitang mayaman ito sa ginto. At sa lupang ito, matatagpuan ang isang kuiba na naglalaman daw ng mga nakatagong kayamanan. Kaya suportado nito ang kandidatura nitong si Gaspar
at siya mismo ang gumastos ng lahat. May kasama din itong si Gaspar na isang mabagsik na bayarang antinggero. Dahil ang plano nila ni Don Luis, kung hindi nila makukuha ang mga tao doon sa lugar ng Campudos, huling braha nila ay ang patayin ang kasalukuyang mayor, itong si Mayor Titi. May mga tauhan din itong si Don Luis na lihim na gumagalaw at nagmamatyag sa mga kilos ni Mayor Titi at naghanap lamang ng butas para mapatay ito. Hindi naman pumayag ang mga malalapit na kakilala ni Mayor Titing. Gumawa din ang mga ito ng pag-iimbestiga para maprotektahan nila ang mayor. Isang hapon, papunta ng lugar ng Suna sina Mayor Titing, kasama ang isang driver nito na si Arman at ang pamangkin na si Pablo. Humingi kasi ng tulong ang isa sa mga nakatira doon sa lugar para tulungan ang anak nitong sinapian daw ng demonyo. Kahapon nagsimula ang lahat nang biglang mangingisay daw ang isang anak nitong si Tatay Uka. Malapit ni Mayor Titing itong si Tatay Uka dahil isa ito sa kanyang mga solidong taga-suporta galing ng lugar ng Suna. Marami din itong mga sakop sa lugar na iyon. Mahal ng mga tao ng Suna itong si Mayor Titing dahil siya lamang ang tanging nakapag-ayos ng kalsada sa lugar na ito at nakapagbigay ng maayos na patubig para sa kanilang mga palayan. Kaya nang mabalitaan ni Mayor Titing ang masamang nangyari sa anak nitong si Tatay Uka, mabilis niyang binigyan ito ng pansin. Ang lugar kasi ng Suna, pinamamahayan ito ng iba't ibang uri ng mga kakaibang nilalang na tulad ng mga engkanto at mga lamang lupa. Kaya normal na sa kanilang lugar ang manuno at maengkanto. Ngunit kakaiba ang kaso ng anak nitong si Tatay Uka. Sobrang napakabangis ng jablong pumasok sa katawan ng bata. Sakay ng isang lumang jeep si na Mayor Titing. Masukal ang daan papunta doon sa lugar dahil nasa bandang bundok na ito ng Campudos at madadaanan pa nila ang mga malalagong mga kakahoyan. Dahil may importanteng nilalakad itong si Mayor Titing sa umagang iyon, hapon na ito nang mapuntahan ang lugar ng Suna. Makalipas ang mahigit sa isang oras na biyahe, narating na nila ang lugar. Makikita mo agad sa lugar na ito ang malawak na taniman ng palay at mais. Kaya nga isa ang lugar ng Suna sa pinagkukunan ng bigas sa kanilang bayan. At pati na rin sa mga kalapit na lugar. Maliit man ang bayan ng Campudos, ngunit masagana ito at mayaman. Kaya pinag-interesan ito ng mga mayroong mga masasamang budhi. Pagkadating ng mga ito doon sa bahay nila ni Tatay Uka, agad na pinatuloy ang mga ito sa loob. Wika agad ng matanda sa kanila. Mabuti at nakarating na kayo, Mayor. Iginapos na namin si Naida. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Sobra na ang lakas ng bata at kung makapagwala ito, ay mananakit pa. Tulungan mo ang aking anak, Mayor. Ang wika nitong si Tatay Uka habang napapaluha na ito. Ako na ang bahala sa kanya, Tatay Uka. Pasensyahan ninyo na natagalan ako sa pagpunta dito sa inyong lugar. May mahalaga lamang akong inaasikaso kaninang umaga. Mabilis na sinamahan sina Pablo at Mayor Titing nitong si Tatay Uka at ang asawa nito na si Nanay Susan. May kasama din ang dalawang matanda doon sa bahay na mga kapitbahay nila. Kakagapos pa lamang kasi nila sa batang si Naida dahil simula pa kaninang umaga nagwawala na ito at nananakit sa mga taong tumulong sa kanila. Pagkapasok pa lamang nitong si Mayor Titing, agad na umangat ang ulo ng batang si Naida at tumitig ito kay Mayor. Pagkatapos, bigla itong tumawa ng napakalakas. Wika ng bata sa busis ni Diablo. Ano ang kailangan ng Mayor dito sa aking pamamahay? Umalis ka na bago ko tutuluyan itong bata. Ang paghamon ng Diablong sumapi sa katawan nitong si Naida. Mabilis na inilabas ni Mayor Titing ang isa sa kanyang malakas na sandata.
ang ugat ng punong baliti na nakahugis krus. Kung titingnan mo ang kahoy na ito, hindi mo maiisip na sinadya talaga na ipinagawa ito dahil talagang perpekto ang pagkakahugis nito bilang isang krus at matalas pa ang dulo nito. Noong una, ang akala nitong si Mayor Titing na normal lamang ang ugat na ito, ngunit nang dalhin niya ito sa kanyang pamamahay, dito na tuwing gabi. Laging napapanaginipan itong si Mayor Titing ang gabay na nagmamay-ari ng mutya na ito. Kaya sinimulan niya agad ang pagpapakain ng dasal sa armas niyang ito hanggang sa nagagamit na niya ito sa mga labanan kontra sa mga kampo ng kadiliman. Ang ginawa ni Mayor Titing, mabilis niyang itinaas ang hawak na krus at nag-uusal na ang mayor ng mga orasyon. Habang itong si Pablo, mabilis din itong nag-uusal ng mga orasyon para iselyado ang buong kwarto para hindi na makakalabas at makakatakas pa ang dyablong sumanib sa katawan ng bata. Utos agad nitong si Mayor Titing habang naglalakad na ito papalapit sa batang si Naida. Tumabi muna kayo, Uka, Susan. Baka lumipat pa sa inyo ang dyablo. Kaya mabilis nang umatras ang mag-asawa. Pagkatapos, patuloy ang ginawang pag-uusal ni Mayor Titing ng mga orasyon dahil naramdaman itong parang mayroong pwersa ang pilit na tumutulak sa kanya. Paatras, nang magbanggit ng tatlong banyagang salita itong si Mayor Titing, kumalma na ang buong paligid at nawala na ang pwersa. Kaya mabilis niyang nalalapitan ang batang si Naida. Inilapat niya ang dulo ng kanyang hawak na krus doon sa noonang bata habang nag-usal ito ng mga orasyon. Ilang sandali lamang, biglang lumaylay ang ulo ng batang si Naida at nakita nilang parang nanghihina ito at nakapikit. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan naman itong dumilat at nagmulat ng mga mata. Wika agad dito sa nanghihinang boses. Mama, tatay, nauuhaw po ako. Gusto kong uminom ng tubig. Simula pa kagabi, ngayon lamang nakita nila ni Tatay Uka ang postura ng tunay nilang anak. Ngayon lang ito nakapagsalita sa tunay na boses. Kaya mabilis nang tumakbo ang dalawa papunta sa kanilang anak. Ngunit sumigaw bigla itong si Mayor Titing. Huwag kayong lumapit. Hindi pa iyan ang inyong anak. Nilinlang lamang kayo ng dyablo. Umatras kayo. Pinigilan din ni Pablo ang dalawa na makalapit sa kanilang anak. Ilang sandali pa, biglang tumawa itong si Naida ng napakalakas at dinuraan itong si Mayor Titing. Angal ka, Mayor. Pakialamiro mo. Gusto mo bang patayin kita? Ang nandidilat na mga mata ng bata at pagbabanta ng dyablong nasa katawan nitong si Naida. Ang sagot naman nitong si Mayor Titing, "Demonyo ka, ikaw ang papatayin ko para matapos na ang paghirap ng batang ito." Sa isang iglap, biglang napaigik ang bata nang itarak ni Mayor Titing ang dala nitong krus sa dibdib ni Naida. Pati nga sina Tatay Uka at Nanay Susan, nagulat ang mga ito sa ginawa ng mayor. Sa isip ng dalawa, baka mapatay ni Mayor Titing ang kanilang anak. Ngunit laking pagtataka ng mga ito nang makitang walang anumang dugo o sugat sa katawan ng bata. Hanggang sa hugutin na nitong si Mayor Titing ang hawak nitong krus.